Morning. 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 Diyan na kaya sa dito ko lang kaya kasi po ano eh kailangan ko lang yung pressure hindi pala kasi yan eh natuwa po yun sinangyari lang din sa buhay ko na kaya naman talaga yung pinta pero kailangan ko talaga ilabas lahat ng kung ano yung nangyari dati. Yung di pa ako na gano'n, di pa nag-Islam. Isa, ano pa, Katolik. Tapos, kung wala pa maliit ako, broken family din. Broken family kasi ako, ano, yung mama ko, papa, nag-iwalay. Tapos, nag-aaral ako. Yung maliit pa ako, kasi malaki na ako nag-aaral eh. Grade 1 ako nasa siguro 13, 14 na yun. Ang laki na, grade 1. Yan eh, ako marunong masyado ng ano. Halos Bisaya, hindi ko maalam yung Tagalog. Kunti lang yung alam ko. Yun nung dumating yung panahon na ano, nag-aaral ako. Natigil. Aminto kasi wala kong panggastos sa ano eh, magulang eh. Malabo din kasi yung sama ng magulang ko. Naghiwalay. Walang pang suporta. Kaya mahirap talaga mag-aaral na ano eh. Huwag lalo nang walang suporta sa magulang. Nag-aaral ako dati eh, naranasan ko talaga magbaho ng gulay. Gulay lang, tapos yung San Francisco, yun lang pong binabaon ko. Sama ng Panginoon. Dumating ako dito, hindi ako pinabayaan. Ang kalit mo talaga ng Panginoon. 100% talaga. Yun. Tumigil ako nung grade 1 ako kasi hindi ko kaya. Nahiya ako sa mga ano, binabully ako eh. Sabi nila sa akin, subanin. Subanin po yung tawag sa akin. Nakaya ako sa kanila kasi ako malaki na. Nag-aaral. Hindi, tumigil ako sa grade 1. Yung 2011, pumunta ako sa ate ko. Eh, pumunta ako sama-sama sa mga trupa na ano eh, mga paternity, akyat bahay gang. Record dyan ah. Kawawa yung mga trupa ko eh. Pero net sila sumasama doon, pwede ako sumasali sa mga ano nila, yung mga paternity, paternity, may pasok-pasok dito. Sama-sama lang sa kanila, pagbubugin sila doon, tatakyo lang ako. Kawawa yung isa doon. Kasi yun ano sila eh. Huwag sila. Okay, mga sirawin. Yun. Yung 2011, naisipan ko rin na palit pala yung ganyan. Tapos sabi nila sa akin, pag wala kang pinag-aralan, tawag na sa amin, irit-irit eh. Hindi ka marunong mag-ano. Babasa. Kaya nung naranasan ko na gusto ko rin mag-aaral, yung pinatuloy ko, bumalik ako sa Sambanga. Kasi yun sa Sambanga, malawak talaga yung Sambanga yun sa Mindanao. Pumunta ko sa amin, sa Sambanga de Norte, yun. Patuloy ako nag-aaral. Sabi ko, maranasan ko lang naman makapunta, makakabot ng high school eh. Yun, pinatuloy ko. Hindi ko naman po, ano yun, sabihin sa inyo na. Nag-aaral ko. Pero iskalat sana eh, sayang eh, walang panggastos eh. Diyan ako nag-aaral sa private sa Stanislaw Muska. Na wala yung grade 2, grade 5. Na-third ako. Tapos, na-third, active. Hanggang grade 5 na sikat. Tapos pagdating na ano, wala na. Hindi na-focus. Kasi minsan kung mapasok ka, walang kain. Kasi wala ka sa focus sa pag-aaral eh. Ang hirap mag-ano eh. Sawa ng Panginoon. Kahit gano'ng kahirap ng ano, basta magtsara ka lang. Amen. Lalo na sa inyo ngayon, mabuti nga tayo, may magulang tayo kompleto. Sa walang magulang, ganyan. Importante talaga, pag may magulang ka mga support, kami gagawin talaga. Yan ang importante dyan eh. Kung ano yung kabubuti sa akin, lang may isa ba sa akin? Ah, haba. Sige lang. Yan ba? Nag-aaral ako. Tapos yung ano, may patawa ng ibang eskwela kasi
naisip ko, isang pamasahe ba? Kasi malayo. Malayo yung pasukan ko. Kaya pinigil ko, pumunta na lang ako sa Manila. Kasi namimiss ko rin yung magulang ko kasi nag-iwalay sila, matagal na. Gusto ko rin makita. Mga 16 years siguro, hindi kami nagkita ng magulang ko. Yun na yun dyan sa Muntalban. Tapos yung papa ko nasa Sambanga, doon sa Mindanao yan. Yun, ang hirap talaga pag ano, walang magulang. Parang inisip ko rin, pag ang magulang na wala ka sa anong, kung nasa salibutan din na ano, sa Panginoon, malayo, pati mga anak na dadamay sa ano na kalukuhan nila. Pero di ako nagpapikta sa kanila. Pati din ako madadami. Kaya na ano ko sila, inaakay ko sila sa ano dito sana eh. Amen. Ayun nila eh. Pamituloy na gusto nilang tayo sa Kabubuti, dalhin nila sa kasasama ng ano, luwain. Kaya di ako nagpano sa kanila, kaya yun talaga. Yung nasasabi ko sa'yo eh, dati, nag-aaral ako, di ako maano. Buti na lang, may classmate ako. Pinapakain ako eh. Gutom talaga, di makaya. Hirap kang buhay. Kasi po yung Sambanga talaga, hanap buhay doon. Hirap talaga, bukla. Buti, kung wala pang pagkito talaga, siguro, wala na ako nga. Di na makita sa'yo. Pinapun niya ako makikita. May panahon pa talagang Panginoon na ano eh. May paraan talaga siya na i-ano niya ako. Ano pa sa alam niya na. Yung dumating ng ano, mga ilang taon, yung magulang ko nakalimutan ko na. Tapos na, ano kasi kami, lusi kami magkapatid. Yung tatlo pumalaw na. Ilano kami nagtira siya. Kasi ano po eh, hirap nang nag-awatak-watak po yung mga ano namin eh, mga magkapatid sa iba, malayo. Nag-iwalay kami, iwalay. Yung isa po po yun sa Bulacan, yung kapatid kong lalaki. Maliit pa yan, ginawa ng magulang ko. Tapos, dumating isa sa amin, kinuha niya. Pati ako kinuha. Tapos yung isa kong kumpuya, hindi po yun makalangan. Dinala dyan sa Manila. Eh, dyan lang din po sa kamatay. Tapos yung isang kapatid na bunso, dinala niya sa Manila. Eh, ako po, kasi napakaano ko rin, gawa tayong salibutan ng mga pasaway tayo. Pumunta ko sa, ano, sama-sama sa papa ko, nagsusugal. Pumupunta po ako dun, masama. Hindi ko po kasi alam eh. Anong, parang kasi tayong, ano, parang akong tupa dati, tupang ligaw. Kasi hindi pa alam yung katotohanan. Yun, pumunta kami dito. Hindi ko yung nalalaman ko yung kapatid ko nawawala, kaya pumunta ko dito sa Manila. Hinahanap ko yung kapatid ko kasi sabi nila nawala daw. Mga ilang years din na hindi namin nakita ng kapatid. Siguro, hindi naman siya siguro na. Sa totoo talaga, hinahanap talaga ng Panginoon ng paraan para mapunta ko dito. Na pumunta ko sa Baptist. Ano, yung di ba? Yung 2018, nag-i-Islam ako, yun. Yung pag-i-Islam. Eh, dinix ako ng, ano, Islam. Yung sa, ano, religion, Tagalog. Islamic of the Kingdom, yung ano nila. Yung, nasa, ano, dinix nila ako. Para, tagi-akayin. Nung pagdating ng 2019, nakilala ko ito. Nagsimula na ako, 2018, sa probinsya pa lang ako, nalanggamon ako, nag-aaral na ako sa Islam. Yung minsan, di ko maano kasi Arabic eh. Pinag-aaral na sa akin. Yung daw, pagdadasal daw sa ano, yung gano'n din ako dadasal, tapos probinsya, sabi na, ano daw, ano eh, salalay sa hada. Di ko maano. Ang sala. Yung ano nila eh. Yan, pinagano ko talaga yung ano sa Islam. Wala din akong ano dun. Natutunan na maayos. Yung nakilala ko to, yun ko yung utak. Di ba, nalilito na ako. Yung nakilala ko sa video sa nagsisimba, Baptist. Yung
medyo minay na, mainit talaga ng ulo. Pag sa ano kasi, mag-i-islam ka, malaya ka lang pumatay ang tao, ganun. Kaya mainit sa ulo yung ano, mag-i-islam. Mayabang, ganun, daming maraan sa ano, islam. Hindi nila kinikilala si Jesus na ano. Diyos, ano siya, isa na lang propeta. Hindi daw Diyos, ang Diyos daw si Allah, ganun. Nadilito din ako, hindi din ako basta-basta naniwala kasi ang natutuanan ko, sabi din nila may Diyos talaga. Kasi ang Diyos dati, kasi nung Katolik pa ako, babasa pa ako ng Bible sa Katolik, pero alam ko na may Diyos talaga. Eh, nagpaano din ako sa ano, Islam, yung Islam. Wala namang kaanuhan, wala namang bukuha, doon pa na. Ang hirap. Yan. Pagdating nang sabi niya, sana sasara, sabi niya sa akin, ano daw? Sabi mo lang yun, sabi na, alhamdulillah, welcome na daw nila ako. Kasama kami, marami kami sa ano, na-recruit. Na-interview sana yung iba, tinignan ko yung video sa ano, na-interview sa Saudi Arabia. Yung nakapatay pala yun. Nakapatay. Yan kaya siya pumunta pala dun sa ano, kasi gusto niyang makaano sa batas, makaiwas. Ang dami pong Pilipino dun sa ano, sa Saudi Arabia, nag-i-Islam, dun nagpo-Muslim. Kaya kasagaran, hatod ng mga Muslim, may mga kriminal. Halos kriminal yan sila. Kaya, yun. Hindi lahat ng ano, Muslim na mabuti. May meron naman mga ano, kaso wala talaga, malayo sa Panginoon. Ayan. Yan lang po, ano lang, hindi ko na taas lang. Yan lang po lang, ano po. Amen.